Hi guys! This is your host, Kuya Alex. So kung bago lang kayo sa ating YouTube channel, don't forget to like, share, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kay Kuya Alex. And this is my channel, Alexander Manigbas. So, thank you guys! Good morning guys! Ito na naman si Kuya Alex, no? For today's video, syempre everyday living natin o yung everyday na ginagawa natin. So ngayon papasok ako sa trabaho. So ang travel time is like around 7 to 8 minutes. So ayan, hindi ako makapag-video dahil wala akong ano ngayon, no? So mamaya guys, tour ko kayo para sa ating video ngayon. So anyway, kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe and like and share this video. So salamat po at panoorin nyo ang video na to. So ayan, ginawa ko guys, mark at ulit tayo sa daan kasi dito maraming daan, ano. So kaya na po nagdadrive tayo, syempre ako natin ating video, pero syempre naka-steady lang naman siya. Ayan, everyday natin na ginagawa natin guys, syempre, so trabaho. So yung kasi sa Amerika kasi wala kang ibang gagawin dito kundi magtrabaho. So kung di ka masipag at wala kang goal sa buhay mo, so yun lang ang ano natin dito, no? Kung di ka masipag, tama na siguro yung sa'yo yung kung or contento ka na sa buhay mo. So kaya yung iba, contento sa buhay nila, wala silang sasakyan, wala silang bahay, dahil bagay, yung iba kasi single lang, no? Pero tayo naman kasi may pamilya tayo, kaya yun ang goal natin. So ayan, malapit na nga tayo sa ating trabaho. Yun nga, gawa ng sinabi ko guys, sa Amerika, pag hindi ka o contento ka na sa buhay mo, so ang tendency niyan yung kasi yung sa bahay, di ba? So hindi ganun kasi ka bilis. A few inches later. At yun na guys, nandito tayo sa ating trabaho, no? Nitipat ko lang yung camera natin. Medyo inaantok-antok pa ako dahil masyado pang maaga. Anyway, 7, time check, 7 a.m. no? So alas 7 kasi yung pasok ko, or 7:15. At syempre meron ako dalang pancit canton. At meron pa ako isang tinapay na baon o yung butchi na gusto ng asawa ko. No, kahapon pa, so imagine mo. So ako na nagbaon para lang meron akong makain ng almusal ng umaga. Kaya ayan, samahan niyo ako mamaya bago ako mag-almusal. So baba muna tayo guys, saglit lang po. A few inches later. Ayan guys, andito na tayo sa ating trabaho. Ay, kalimutan ko yung susi. What? Ano tayo mag-drive ng walang susi? So ngayon, syempre delivery ako, no? So driver ako. So kailangan natin kunin yung susi. So ayan. So lalakad muna tayo. Dito ako sa warehouse. Warehouse man ako, syempre, of course, no? So kung hindi nila itatanong, ang trabaho ko dalawa. Parang hindi pa alam, ano? So, isa sa warehouse, isa sa Jollibee, syempre, no? Iba kasi, pag nagtrabaho ko sa fast food or ano, minsan minamalit nila yung trabaho mo. Hindi nila alam, dyan tayo kumukuha ng pambayad ng bills, dyan tayo nabubuhay, dyan tayo, tawag doon, yan yung kinabubuhay natin. Dapat natin ipagmalaki, di ba? Well said. Kung kahit saan ka man magtrabaho, lalo na yung mga Pinoy na pag trabaho ka sa ibang mahirap na ano, or mababa lang yung ano mo, tingin na kasi ano eh, mahirap lang naman ako,
Di naman ako mayaman, di ba? So, yun lang ang ano nila. Lalo na iba pagka minsan, no? Sa bagay, hindi pa naman ako nakaka-experience ng mga Pilipino, ng mga pasaway, no? Na akala mo kayo mayayaman, namumubahan lang naman. Di ba? So, hindi ko man sinasabi lahat, pero halos hindi naman na parang mga 20-30% lang ng mga Pilipino yung mga ganong ugali na mayayabang, akala mo mataas ang pinag-aralan or mataas ang sahod, di ba? So dito sa Amerika, guys, pantay-pantay lang po ang pamumuhay dito. So meron talaga mayaman, pero kasi pagkain ng mayaman, guys, kinakain din namin ng mahihirap, no? So yun nga yung ano dito, eh. Hindi porket mayaman ka, ikaw lang yung nakakain. Hindi po, no? So, dito, pantay-pantay ang pagkain mo. Pati nga pag utot mo, kung anong amoy nun, amoy din ang amoy mo. No? So, ganoon talaga kung anong kinakain nila, kung anong binibili nila, nabibili rin namin. Pero syempre, yung talagang mamahalin talaga na mga sasakyan na bahay na malalak, bungalow, eh hindi namin kaya yon. Pero talaga, kung masasabi mo naman yung katayuan lang ng pamumuhay is pare-parehas lang dito. No, walang mahirap, walang mayaman, may amo ka nga lang, no? Hindi nga lang, no? At yung mga pasaway ng mga ibang supervisor o yung mga ibang pag nakapag may mga posisyon, eh iba na ang tingin sa sarili nila. So ayan na, guys, papasok naman tayo sa second job natin. Then natapos yung isang job natin. So pahinga lang tayo ng mga 30 minutes. Or actually wala pa ang 30 minutes, ano? Ayan, tingin mo naman. Kaya pamasok ko na sasakyan. Papasok ko na ng Jollibee, sasakyan mo ito. Medyo malaki ang aking sasakyan. Siyempre. Ayusin lang natin. Medyo mainit-init. Tag-init na kasi dito, guys. Kaya medyo ganito na ang wow weather ngayon. So, pasok tayo ng maaga. Usually, pumapasok ako ng maaga para ayoko nalilate. No, yun yung number one na... A few inches later. So, ayan. Papasok na muna tayo mamaya-maya din. Nakikita nyo kung... Siyempre, si Jollibee nga tayong tatrabaho, no? So, ayan. At malaking tulong tong Jollibee na to, guys. This is my part-time job, no? So, malaking benta ito dahil... Siyempre, kung marami kang gustong marating sa buhay mo, trabaho lang ang trabaho. So, yun ang ano dito sa Amerika. Kaya, sana samahan nyo ako sa aking mga video. So, ayan. Hintayin nyo naman yung kasunod nito, guys. So, yun na, guys. At break time namin. Actually, natapos na kami mag-work, no? So, hindi pa kami natatapos dahil... tapos na kami dahil close na. So ang gagawin naman namin ay maglinis at ito nga pala yung mga kasama ko. So ito yung night shift. So say hi naman yan, brother. Ito si Lino, si Ate Rose, si Reyna at si Brenda, no? So ayun na, guys. So medyo siyempre pagod. Anong oras? Time check is 10:30 p.m. At hirap may trabaho sa charity. So, lalo na pasko. Siyempre, pasko. Magharian to. So, yun yung pinaka, ano dito eh. Pagod portion. Yung maglilinis kami. Then, siyempre, marami kang gagawin. Ano nga ba trabaho ko dito sa charity? Ako nga pala ay isang prime man. Prime man si Kuya Alex. Yung clubes. Imagine nyo, dami ng trabaho nyo na. Kung isa-isa natin, mapapagod lang tayo sa kaka-isa-isa kung ano-ano pinasok ni Kuya Alex sa trabaho. So anyway, guys, susunod,
sasabihin ko naman kung ano yung trabaho ng Prime Man dito sa Jollibee. So, ayan. So, mamaya, i-show ko pa sa inyo yung mga ibang trabaho namin para makita nyo kung ano nga ba talaga yung trabaho dito sa Jollibee. So, marami. So, siyempre, isa na yung kumakain. At ito nga pala sa papay. Sir, lingan nito. Kaya nga po na dito sa YouTube natin. Hi! So, si Sir Esti, siyempre. So, mapanood mo ito sa YouTube. Okay. Share mo. Yeah. Share mo sa ano ko, sa... Hey, YouTube. Sa ko. Yeah, sure. Yeah. Hey, kailangan mo nakashare yun. Oo, oh, share natin yan. So, ito yung ating, ating yeah, kaibigan na si Sir Esti. Aking mas magaling na primer. Sana din ako sa malamit. Ayan, ito mga primer yan. Primer kung magagaling. Kaya mapapanood. Kaya mapapanood natin to sa YouTube channel, guys. So, don't forget to. Anyway, saka na muna natin yan. Hello, natin Philippines. Ayan, hello, Philippines. Jollibee, Philippines, hello. Ayan, let's... From Jollibee National City, California. Alright, kita mo kompleto. I-ano natin yan, i-pictures natin yan kung sino nga si Sir Esti soon. So anyway guys, dito na muna natin natatapos. O, sushow ko na lang sa inyo sa susunod na video kung ano pa yung mga ibang trabaho natin. So anyway, dito na po natatapos ang ating video for today. Ito nga po pula si Kuya Alex Simon. Good night guys, thank you. Mm-hmm.